We're doing something special sa umaga pong ito. Bago po ako magpatuloy, gusto pong batiin si Pastor Derek Parfan at ang church na kanyang pinangungunahan, ang Baliwag Bible Christian Church sa Baliwag, Bulacan. Kasama po natin sila ngayon sa ating live stream. Si Pastor Derek po ay nag-request actually na ako ay mag-preach sa para sa kanila, sa kanilang church sa araw po ng ito. Ito pong malaking blessing, ano? Posible na ako ay nagmi-ministeryo sa SDG at the same time in their church dahil po sa technology ngayon at dahil sa sitwasyon natin ngayon. So this is really a blessing na for the first time, ano, nakaka-preach ako sa ilang mga churches at the same time. Si Pastor Derek po ay ang lead pastor ng Baliwag Bible Christian Church at siya po ay ang nag-invite sa akin noong pong October of last year na maging isa sa mga speakers sa kanilang Shepherd's Conference na ang tema ay Gospel Awakening. At ang grupo po nila na I Disciple, eh meron pong connection ngayon, they have ties with Desiring God Ministries. Kaya po sila ay tumulong upang ma-translate ang libro po ni John Piper na isinalin po ngayon sa Tagalog na ang title ngayon ay Coronavirus at si Kristo. Ito po ay pwede niyong i-download ng libre dito po sa website na naka-flash ngayon sa inyong mga screen sa idisciple.ph coronavirus. At ito pong libro nila ay pwede rin na mabili. Ito po ay available for sale. Kung di ako nagkakamali, depende kung paano usapan sa naintindihan ko. This is less than 100 pesos. Kaya kung gusto niyo umorder, maybe you would want to visit ito pong website nila na naka-flash ngayon sa screens niyo and then order from them directly. So, muli, binabati ko po kayo, Pastor Derek Parfan, at ang inyong church ngayon sa Baliwag na nakikinig sa atin ngayon. And of course, to all churches, all of the brothers and sisters na ngayon ay kasama natin, binabati ko po kayo na nawa ang pagpapala ng Panginoon Diyos, lalo na sa inyong mga spirito at kaluluwa ay talagang ma-experience ninyo ngayong umagang ito. Okay, so let's now turn to God's Word. Kung hawak nyo na po ang inyong mga Biblia, pero I'll try also na i-flash sa screens ninyo para sa mga walang hawak na Bible ngayon. Please turn your Bibles to 1 Thessalonians chapter 1, verses 2 and 3. 1 Thessalonians chapter 1, verses 2 and 3. We give thanks to God always for all of you, constantly mentioning you in our prayers, remembering before our God and Father your work of faith and labor of love and steadfastness of hope in our Lord Jesus Christ. Ang title po sa pag-aaral natin ngayon ay The Priority Prayer of Pastors for Their Flock. Ito yung dapat kasama sa mga unang iniisip natin kung tayo nananalangin o nagpapasalamat sa Panginoon Diyos para sa ating mga tupa kung tayo ay mga church leaders o mga pastor. Sa ating pong panahon ngayon, generally, sinasabi po natin na pag sinabi mong pagano, we are referring to people who are worshiping idols, no, na nagre-represent sa mga tao o mga hayop, o kung tao man yung kanilang sinasamba, eh parang kalahati hayop, kalahati tao, tulad siguro sa mga Hindus, pag sumasamba sila. And generally also, pag sinasabi nating pagano, we are also referring to a majority of people today na mga atheists or mga agnostics, yung bang hindi nila sigurado kung may Diyos nga o wala. At itong mga taong ito, sila yung mga hindi mga religyoso, no? Hindi sila nagpe-pray, hindi naniniwala sa religion, hindi naniniwalang may Diyos. And ito yung madalas na nasa isipan natin pag sinabi nating pagano. However, kung pupunta tayo sa panahon ni Apostle Paul, hindi ganun ang kanilang idea pag sinabi mong pagano. Dahil yung mga pagano, karamihan ng mga pagano nung panahon ni Apostle Paul, ay puro mga religyoso.
Oo, hindi sila nananampalataya sa tunay na Diyos at kay Jesus Christ na kanyang anak, pero ang sinasamba nila ay napakaraming mga Diyos at lagi silang nagpe-pray dito sa mga Diyos nila regularly. Now, may makikita tayo na idea. Ito magbibigay ng konting idea sa atin kung paanong napaka-relihiyoso nila noong New Testament times, itong mga paganong ito. Kung babasahin natin yung mga sulat nila, mga friendly letters sila, sulat nila sa kanilang mga kaibigan o kanilang mga mahal sa buhay. May nakita akong isang review o isang article na nagsabi dun daw sa libro ni Stanley Stowers na ang title ay Letter Writing in Greco-Roman Antiquity. Itong sinabi niya, most extant Greek and Latin letters begin with a prescript or salutation that contains the name of the sender, the name of the addressee, and a greeting. So ito daw yung mga letters noong panahon na yon, no? Yung mga Greek or Latin letters nagsisimula with this basic formula. From A, kung saan ang galing, to B, and then greeting. So sino sinulatan nila, and then simple greeting. Halimbawa, the formula is Demetrius to Publius greetings. At kadalasan, often, the greeting was followed by a prayer for the recipient, sometimes by a wish for the recipient's health, and occasionally by a statement of thanksgiving to a god or gods. O, para makita nyo example nito, tingnan ninyo itong nakuha kong ilang mga letters, no, na hango sa makikita natin during the 2nd and 3rd centuries. Ito ang isang sulat mula sa anak para sa kanyang tatay. Sabi niya, ang pangalan ng anak ay si Appion. Appion, to his father and lord Epimachus, many good wishes. First of all, I hope you are in good health and that things are going well for you and my sister and her daughter and my brother. I thank the Lord Serapis for saving me right off when I was in danger at sea. So yun ang kanyang prayer. Now, here is another one. Ito naman ay sulat mula sa nanay sa kanyang mga anak. Serapis to her children, Ptolemaios, Apolinaria, very many greetings. Most of all, I pray that you are in good health, which is for me the most important thing of all. I make a prayer for you to Lord Serapis, praying that I find you meeting with good health. Napansin niyo po ba kung ano yung mga madalas na magkakapareho dito sa mga sulat nila noon? Ang isa, makikita ninyo na yung salutation nila, simple lang yung format. Ano? Ito yung pangalan ng sinong nagpadala ng sulat o sinong sumulat, kung sino yung pangalan ng tumanggap, at yung simple greeting. Yan ang madalas na makikita natin na common. Pangalawa, ang greeting nila ay kadalasan sinundan ng isang parang wish or prayer na sana ay magkaroon sila ng maayos na kalusugan. And then ikatlo, yung kanilang mga prayers ay inoffer nila sa Diyos, sa kanilang Diyos na ang pangalan ay si Serapis. Sino ba itong si Serapis? Itong si Serapis ay Diyos na kanilang inimbento. Much earlier, inimbento itong Diyos na to during the 3rd century BC. At ang dahilan kaya inimbento itong Diyos na ito ay upang ipagkasundo ang mga Griego at ang mga Egyptians. Itong Diyos na ito na kanilang inimbento ay combination ng iba't ibang mga Diyos. Diyos ng mga Greeks at Diyos ng mga Egyptians na parang, kumbaga parang ganito, no? Itong si Serapis ay Diyos ng, parang he is the sun god, at the same time, god of healing, god of fertility, and God of the afterlife. So pinagsama-sama itong tatlong klaseng Diyos na ito, kumbaga, sa isang Diyos na si Serapis. So sa kanya ino-offer ang kanilang mga panalangin. Ngayon, kung ikukumpara po natin yung prayers at itong greetings na ito na makikita dito sa sulat ng mga pagano with the letters at saka greetings nila Paul, Silvanus at Timothy dito sa 1 Thessalonians, may makikita tayong malaking pagkakaiba. Ang unang mapapansin natin, yung kanilang good wishes o yung kanilang greetings ay pinalitan ng grace to you and peace. Naalala nyo last time, nabanggit ko sa Griego, pag sinabing greetings o kumusta ka,
Yun yung Greek word na kairein. Pero pinalitan ni Paul, Christianized niya itong kairein at ginawa niyang charis. Yun na yung kanyang tawag, no? At yun ang madalas nating makikita sa kanyang mga sulat. Another difference ay makikita natin yung kanilang, yung pagkatapos ng greeting, eh, binibigay nilang report kung ano yung prayer nila para sa kanila. Ang mapapansin natin dito, eh, dalawang bagay na pagkakaiba. Una, may kita natin na in prayer nitong mga missionaries, la Paul, Silvanus, at saka si Timothy, ay nakadirekta sa Panginoon Diyos mismo, hindi sa isang Diyos na likha ng tao. At ikalawa, makikita natin na ang laman ng kanyang prayer ay nakafocus primarily patungkol sa spiritual na kondisyon ng mga taong sinusulatan niya at hindi yung kanilang physical health o yung kanilang prosperity, yung kanilang economic situation. Hindi yun ang kanyang focus. Now, of course, wala namang masama kung tayo, halimbawa, ay nagpe-pray para sa ating kalusugan o para sa ating economic situation tulad ng ginawa kanina ng ating elder na si Brother Rani. Pero kung ito lamang o itong madalas lamang nating concern, kung ito yung pinaka-importanting concern natin, eh, ang dami nating mamimiss na mas importanting mga bagay sa ating Christian life. And so ngayon, ang gagawin ko po, tututukan natin itong prayer report na to or thanksgiving report na tinatawag at titingnan natin yung mga characteristics at yung content nitong mga prayers. Nitong mga shepherds na to o itong mga pastor na to na sila Paul, si Silvanus or Silas at si Timothy para sa kanilang mga tupa na nakatira dito sa Thessalonica. At makikita natin dito kung ano yung kanilang prioridad. At sana ay pag nakita natin ito, magkaroon din ng adjustment yung ating sariling mga prayers kung sakali mang hindi naaayon sa kalooban ng ating Panginoon. Sana ay bigyan tayong lahat, hindi lang mga pastor, kundi lahat ng mga tupa ng Panginoon, ng pagkakataon na tayo ay lumago sa ating prayer lives habang ating ina-apply itong mga lessons na makikita natin ngayon dito. So ang tanong ngayon ay, paano si Pablo at yung kanyang missions team, paano sila nag-pray para sa mga Thessalonians? Ano yung laman ng kanilang prayer? At ang magiging focus natin ngayon ay ito lamang nakalagay sa verses 2 and 3. Ito yung tututukan natin ngayong umaga. Pero bago tayo tumalon dito sa pag-aaral natin ngayon, no, bigyan ko lamang uli kayo ng background kung paano nasulat. Bakit sinulat? Ano yung okasyon o ano yung background nung sinulat itong 1 Thessalonians na ito? Kung pupunta tayo sa Book of Acts, dito sa chapter 17, verses 1 up to 9, makikita natin na nakalagay doon yung kwento kung paano na-evangelize itong syudad ng Thessalonica. Si Pablo ay nagpunta sa isang sinagoga ng mga Hudyo roon at merong ilang mga Hudyo at marami na mga Griego at mga sumasamba sa Panginoon Diyos na mga Gentiles ang naniwala sa kanyang mensahe at sumama kay Pablo at saka kay Silas. Marami ding mga importanteng mga kababaihan dun sa kanilang syudad ang nanampalataya at sumama rin sa kanila. Now dahil dito, nagselos o nainggit itong mga Hudyo at nagalit sila, no, dahil sa success ni Apostle Paul at saka ni Silas. And so ang ginawa nila, tinipo nila yung masasamang mga tao sa marketplace, pagkatapos ay gumawa sila ng isang riot. At inakusahan nila si Pablo at si Silas na sinusuway itong batas ng emperador na dapat sumasamba sila o nagsasubmit sa iisa lamang na emperor, no, si Caesar lamang. Kaya lang ngayon, ang sinasabi daw nila Paul, meron ng ibang hari na ang pangalan ay si Jesus. And so nagalit ngayon yung mga tao roon na taga Thessalonica nang narinig nila ito at sa sobrang galit nila ay napuwersa si Pablo at ang kanyang mga kasamahan na umalis kagad kinagabihan mula dun sa syudad na yon, no? So maaring ilang buwan pa lamang yung kanilang ministry roon, kinakailangan na silang umalis. Ngayon, nung bumabiyahe sila Apostle Paul sa iba't ibang mga lugar, sa Berea at sa iba pa hanggang sa umabot sila sa Corinth, talagang masyadong concerned si Apostle Paul patungkol sa sitwasyon ng mga mananampalataya roon. Siyempre, bago pa lang silang mga mananampalataya,
Hindi pa sila nabigyan ng maraming mga katuruan patungkol sa pananampalataya. And then may persecution pa. Tapos wala silang mga leaders na katulad nila Paul at katulad nila Silas at Timothy na pwedeng gumabay sa kanila. Siyempre, si Pablo na isang tunay na pastor, grabe yung kanyang concern at burden para sa kanilang spiritual condition. And so, hindi niya na mapigilan, pinadala niya si Timothy para bumalik doon, para kumustahin sila at tingnan kung anong kanilang sitwasyon. Now, siguro, dahilan kung ba't si Timothy, nakita niyang kilalang-kilala na yung mukha nila. Siyempre, si Paul ang talagang main speaker, nakilala rin si Silas, siguro nagsasalita din siya. Pero si Timothy bilang kanilang assistant, maaring behind the scenes lang siya, so hindi siya masyadong kilala. Kaya pwede siyang bumalik doon kaagad. And so, pumunta si Timothy doon sa Thessalonica, and then bumalik siya kay Pablo para magbigay ng report nung si Pablo ay nasa Corinth. So makikita natin dito na nagbigay si Timothy ng isang magandang report at saka hindi masyadong magandang report. Yung magandang ni-report niya, yung good news, sabi niya na, "Nako Paul, etong mga bagong mananampalataya sa Thessalonica, sila ay tapat pa rin sa Panginoon. Nandun pa rin ang kanilang pananampalataya, nandun pa rin ang kanilang mga trabaho as they serve one another and love one another, nandun pa rin ang kanilang pag-asa sa Panginoong Jesus. At saka, talagang hindi masama ang kanilang iniisip patungkol sa iyo kahit na ikaw ay umalis na, na wala sa oras, bigla mo na lang silang iniwan. Hindi nila, wala silang malisya o maling iniisip patungkol sa iyo. Pero, sa bad report naman, sabi niya na kaya lang, meron pang mga misunderstandings itong mga taong ito patungkol sa ilang bahagi ng doktrina, lalo na may connection sa pagbabalik ni Jesus Christ, at saka may mga dapat pang maayos patungkol sa kanilang church life. Hindi pa nila tuluyang tinalikuran ng kanilang sexual immorality, yung kanilang lifestyle, nung sila hindi pa mga mananampalataya, and several other things. And so, nung narinig ni Apostle Paul ito, lalo na narinig niya yung good news, sobra yung kanyang tuwa. Sobrang tuwa niya. So, yun ang dahilan kung bakit sinulat niya ang 1 Thessalonians kasama ng iba pang mga taong tulad ni Silvanus at si Timothy na binanggit nga rito. Ito ay upang i-express niya sa kanila yung kanyang pasasalamat sa Panginoon Diyos. Kung ano yung laging pinagpe-pray niya, kung ano yung dinaanan nila emotionally nung sila'y nahiwalay dito sa mga Thessalonians na to. At dito rin sinulat ni Paul kung ano yung mga bagay na dapat nilang matutunan dahil kulang pa yung kanilang intindi tungkol sa doktrina at tungkol sa mga bagay na dapat nilang baguhin sa kanilang mga buhay. At ngayon, ang tututukan natin dito sa pag-aaral natin sa 1 Thessalonians ay yung tinatawag na Thanksgiving Report. No, ito yung pagkatapos ng greeting, pagkatapos ng salutation na nakalagay sa verse 1, binibigay ngayon ni Paul dito kung ano yung prayer nila para sa kanila, ano yung kanilang priority, ano yung kanilang concern para dito sa mga mananampalatayang ito. Now, para matutunan, maintindihan natin lalo ito, alam nyo, may papakita ko sa inyong structure. Na structure nitong prayer report or thanksgiving report na tinatawag. Yung nakalagay sa verse 2, makikita natin dito, ito yung main clause na tinatawag, no? Yung nakalagay dito na we give thanks to God always for all of you. Yan yung talagang ginagawa niya at gusto niya sabihin, kami nagpapasalamat sa inyo. Pero dinidescribe, ini-elaborate, no, lalong binibigyan ng liwanag kung paano nagpasalamat si Apostle Paul sa kanila by being followed by itong tinatawag sa English na participles. Makikita niyo yung participles dito dahil pagdating niyo ng ikalawang bahagi ng verse 2, sabi dito, constantly mentioning. Yung salitang mentioning, yan ay isang participle. And then yung susunod sa verse 3, nakalagay dito, remembering. Another elaboration yan kung paano sila nagpapasalamat. Pero yung ikatlo na participle ay may kita natin sa verse 4. Unfortunately, hindi masyado maliwanag sa ESV, pero mas maliwanag sa New American Standard Bible. Kasi doon nakalagay, knowing. Imbis na katulad ng nakalagay dito sa NIV or sa ibang translations, for we know, brothers. Actually, literally, yan ay knowing, brothers, and then yun na.
No, so yung tatlong bagay na yan, mentioning, remembering, at knowing, ay elaboration noong Thanksgiving. Paano sila nagpapasalamat sa ating Panginoon? At naka-flash ngayon sa screen ninyo yung itsura nyo structurally, kung baga, no? And so, ito ngayon, titingnan natin itong mga bagay na ito. Meron tatlong bagay na nais kong makita natin mula dito sa prayer report na to. Ang isa, ano yung characteristics ng kanilang Thanksgiving prayer? Yan ay makita natin sa unang bahagi ng verse 2. Pangalawa, ano yung mga okasyon nung ginawa nila itong Thanksgiving prayer na to? At ikatlo, ano yung immediate reason? Ano yung rason? Kung bakit in-offer nila itong kanilang Thanksgiving prayer sa Panginoon na makita natin sa verse 3. So sana ay habang inaaral natin ito, tinitingnan natin itong mga items na ito, ay matutunan natin ang priority prayer ng mga pastor para sa kanilang mga tupa. At sana ay matutunan pa natin ang iba pang mga leksyon na tutulong sa ating paglago, sa ating lakad sa Panginoon. Okay, now, quickly, tingnan natin yung unang bahagi. The characteristics of the Thanksgiving prayer. Ano tong itsura nitong itong prayer nila, itong prayer of Thanksgiving nila Apostle Paul at nila Silas or Silvanus at ni Timothy. Sabi ng verse 2, "We give thanks to God always for all of you." Alam niyo yung prayer of Thanksgiving para sa Panginoon Diyos na ginawa nila Paul at nung kanyang missionary team para sa mga readers nitong 1 Thessalonians ay madalas nating makikita sa opening sentences ng mga sulat ni Apostle Paul para sa mga mananampalataya. Actually, ang Galatians ang isa sa mga parang makikita na magtataka tayo, bakit walang Thanksgiving? Pero may paliwanag yon, and later, Lord willing, no, I'll share with you bakit walang greeting ang Galatians. Pero kung titingnan natin na ibang letters niya, tulad ng Romans, sa chapter 1 verse 8, tingnan niyo sabi niya, "First, I thank my God through Jesus Christ for all of you because your faith is proclaimed in all the world." Sabi niya sa 1 Corinthians chapter 1 verse 4, "I give thanks to my God always for you because of the grace of God that was given you in Christ Jesus." Sabi niya sa Colossians chapter 1 verse 3, "We always thank God the Father of our Lord Jesus Christ when we pray for you." Sabi niya sa Philemon chapter 1 and verse 4, "I thank my God always when I remember you in my prayers." No, so madalas 'yon na makikita natin, at ganun rin kung titingnan natin at aaralin ang iba pang mga sulat ni Apostle Paul, laging meron siyang pasasalamat. Ito ay common na ginagawa niya. Now, itong Thanksgiving niya na makikita natin dito sa chapter 1 and verse 2 up to 4, ito yung una sa mga pasasalamat ni Apostle Paul na makikita natin dito sa letter na to. May makikita pa tayo sa chapter 2 verse 13 at saka sa chapter 3 and verse 9. So, makikita niyo na madalas talagang nagpapasalamat si Apostle Paul. Now, tutukan natin kung ano yung characteristics nitong pasasalamat ni Paul. Well, una makikita natin dito na kanyang pasasalamat, hindi lang siya, kundi pati yung mga kasama niyang mga missionaries, ay lagi nilang ginagawa bilang isang grupo. No? Pansinin niyo, nakalagay dito, "we." So, ang sinasabi nito na hindi lang ito prayer ng isang tao, kundi kasama niya ang ibang mga leaders na nagpe-pray. No? Pagka nagpapasalamat sila, siguro ang ginagawa minsan nagpe-pray for ang isa nagli-lead, o siguro minsan parang merong magpe-pray isa, susundan ng isa pa, o kaya sabay-sabay nilang pinapanalangin yan. But the point is, sabi niya, "we." Hindi lang isa nagpapasalamat para sa Panginoon. Pangalawa o pangatlo na makikita natin, na ang pasasalamat na ito ay kanilang regular na prayer para sa kanila. No? So, lagi silang nagpapasalamat. Hindi lang sila nagpe-pray para sa kanilang mga concerns, kundi nagpapasalamat din sila para sa kanila. Laging konektado itong dalawang ito. Kaya nga halimbawa, makikita natin sa Philippians chapter 4 verse 6, sabi doon, "Do not be anxious about anything, but in everything by prayer and supplication, with thanksgiving,
let your requests be made known to God. Sabi ng Colossians 1 verse 3, we always thank God the Father of our Lord Jesus Christ when we pray for you. Sabi ng Colossians chapter 4 verse 2, continue steadfastly in prayer, being watchful in it with thanksgiving. Sabi ng Philemon chapter 1 verse 4, I thank my God always when I remember you in my prayers. So siguro magandang reminder para sa atin dito, pagka tayo ba iniisip natin ang ibang mga mananampalataya, tayo ba ay nagpapasalamat para sa kanila? O puro lang ba prayer concerns ang naalala natin tungkol sa kanila? Pag naalala natin, nako may sakit si ganyan, o nako nag-backslide na naman si ganito. Pero paano naman yung mga maayos ang kanilang lakad? Paano yung mga patuloy na lumalago? Do we also come to the Lord and say, Lord, thank you sa kapatid na to. Talagang kumikilos ang grasya nyo, lumalago siya sa pananampalataya. At yun ang nais ng Panginoon na ginagawa rin natin. Now, another thing na makita natin patungkol sa characteristic ng kanilang prayer, yung thanksgiving nila is directed to God. No, sa Panginoon Diyos lang. Bakit sa Panginoon Diyos? Of course, implied dito, it is to God through Jesus Christ. Tulad na makita natin sa Romans chapter 1 verse 8. Sabi doon, I thank my God through Jesus Christ. Pero itong si Paul, si Silvanus at saka si Timothy, talagang na-realize nila, na-recognize nila na ang talagang pinanggagalingan ng kanilang kaligtasan, yung kanilang good works at yung kanilang paglago sa kanilang pananampalataya, itong lahat ng ito ay galing lang sa grasya ng ating Panginoon. Hindi dahil sa efforts ng mga missionaries o hindi dahil sa efforts nitong mga mananampalatayang ito, kundi dahil kay Lord. At saka isang sigurong magandang reminder para sa atin patungkol dito na dapat ang prayers natin ay directed sa Panginoon Diyos, nakadirekta sa Panginoon. Hindi dun sa mga katulad ng mga maraming mga relihiyoso, for example, sa ating bansa, na nagpe-pray sila sa mga mediators to God tulad nila Mary o mga patay na mga santo o di kaya mga anghel. Sabi ng Psalm 62 verses 1 and 2, for God alone my soul waits in silence. From Him comes my salvation. He alone is my rock and my salvation, my fortress. I shall not be greatly shaken. Kaya nga sabi ng Romans 11 verse 36, for from Him and through Him and to Him are all things. To Him be glory forever. Amen. By the way, yan ang ibig sabihin ng Soli Deo Gloria. Solo sa Diyos ang gloria, ang kaluwalhatian. To God alone be the glory. So dapat ganun, pag tayo ay nagpapasalamat sa Panginoon, direkta sa Kanya at hindi sa iba pa, kundi sa Panginoon talaga dahil sa Kanya nagmumula itong mga blessings na to. Another thing na makita natin regarding yung character nitong prayer na to ay itong prayer of thanks ng nitong mga missionaries na ito ay hindi isang one-time event. Ibig sabihin, sabi dito, we give thanks to God always. Lagi. No? As I think about this, parang feeling ko, kaya hindi tayo lagi na nagpapasalamat sa Panginoon Diyos para sa ating mga kapwa mananampalataya at magpasalamat para sa kanilang spiritual na mga kalagayan, eh dahil mas madalas ang focus natin eh yung material na blessing imbis na spiritual. Tinitingnan natin, nako, yung kapatid na to, wala siyang pera, lalo na itong panahon na to, walang pera, walang trabaho, walang ganito at walang ganyan. So, doon tayo nakafocus, and so imbis na magpasalamat na kahit na dumadaan itong kapatid na to sa ganitong klaseng kahirapan, hindi pa rin siya nagrereklamo. Hindi pa rin siya galit sa Panginoon Diyos. Andun pa rin ang kanyang pagpuri sa Panginoon at patuloy pa rin na gumagawa ng good works. Hindi natin napapansin yon. Pero yon ang ginawa nila Paul. Yun ang kanilang focus. Kaya dapat, yun din ang maging focus natin. Isa pa na character ng kanilang mga prayer of thanksgiving, eh pag nag-pray sila, kasama lahat. Walang iwanan, kasama lahat. Sabi doon, for all of you.
No, bawat isa sa kanila, siguro dahil hindi pa naman matagal nung iniwan nila Paul itong mga taong ito. At maaring talagang kilala ni Pablo individually itong mga mananampalatayang ito. And so kasama sila sa kanyang prayer. Hindi yung pag tayo ay magpasalamat, siguro mga pastor, Lord, thank you kay ganito kasi siya yung nag-donate nitong malaking ano para sa building namin. O siya yung nag-donate ng lupa na ito. Sila yung lagi naalala sa prayer. Sila yung lagi pinasasalamatan. O di kaya, eh, dahil influential na tao, Lord, salamat na dito umaaten sa amin si mayor ganito o si senador na ganito. Nakalimutan nila yung mga ordinaryong mga tao. Hindi ganon ang character nitong Thanksgiving prayer nila Paul. Okay, so yan ang unang makikita natin dito. Verse 2 pa lang tayo. Tingnan ninyo yung ikalawang bahagi nitong verse 2. Makikita naman natin dito yung mga occasions for the Thanksgiving prayer. Kailan nila pinag-pray ito, itong mga to, no? At hindi lamang yung mga okasyon, kundi may dagdag pa na papano nagpe-pray. No, sila Apostle Paul. So, mapapansin natin, una, sabi niya dito, constantly mentioning you in our prayers. Etong phrase na ito, constantly mentioning you, ay nagbibigay ng karagdagan na idea sa atin kung papaano ino-offer nitong mga missionaries na ito ang kanilang prayer ng pasasalamat sa Panginoon Diyos. No? At mapapansin natin, sabi dito, constantly mentioning. Ibig sabihin ito, hindi lamang mental exercise ito, hindi lang nila inaalala, iniisip na, ah, si ganito. Tapos, yun, general na lang, Lord, thank you sa lahat ng mga ito. Hindi. Sabi dito, mentioning you, binabanggit nila sa Panginoong Diyos itong mga taong ito pag sila ay nananalangin. Tapos sabi rin dito, constantly mentioning you. Lagi nilang pinagpe-pray. Of course, hindi naman ang ibig sabihin ito na wala na silang ginawa, kundi puro na lang salita ng salita, Lord, thank you kay ganito, thank you kay ganyan, punta na CR, thank you kay ganito, na parang wala na silang ginawa, kundi magsalita at magpasalamat sa Panginoon. Hindi naman yun ang ibig sabihin ito. Hindi rin ibig sabihin ito na kumbaga eh, sila ay nagkulong o na-quarantine o nag-isolate sa isang monasteryo na wala na rin silang ginawa kundi mag-pray para dito sa mga taong ito. Hindi, I don't think yun ang ibig sabihin ito. Palagay ko, ang gusto sabihin dito ni Paul is sa isipan at sa puso nitong mga missionaries na ito, laging nandun ang kanilang concern. And so, every time na magkaroon ng opportunity para mag-pray para sa kanila, ginagawa nila yon. Of course, pag nagtatrabaho sila, pag may kausap silang ibang tao, hindi nila pinagpe-pray. Pero mamaya, pagka bakante sila, tapos na yung kanilang trabaho, nagpapahinga na sila, tapos nag-iisip sila, uy, maalala na naman nila itong mga kapatid na to, tapos pinagpe-pray nila. I think yun ang ibig sabihin ng constantly mentioning you. And then another thing na may kita natin, dahil sa phrase na ito, in our prayers, may kita natin yung okasyon. Yung mga okasyon kung kailan itong mga prayer at mga pasasalamat sa Panginoon Diyos ay kanilang inoffer. Sabi niya dito, in our prayers. Palagay ko, ang ibig sabihin itong in our prayers, ito yung times ng kanilang corporate prayer. May mga prayer time itong mga kapatid na to. At hindi, we're not talking about yung kanilang personal na quiet time o yung kanilang personal devotions. Pinag-usapan natin dito ay kung kailan sila sama-sama na nananalangin. At yun ang kanilang ginagawa. No? Every time they were gathered together for their prayer meeting, yung mga prayer meetings itong mga to, ay kanilang ino-offer sa Panginoon ang kanilang mga panalangin at pasasalamat para sa mga mananampalataya dito sa Thessalonica. And ito, isang footnote lang, ano, alam nyo, pag nagpe-pray itong si Paul, si Silas at si Timothy, talagang naniniwala sila na yung prayer nila eh talagang may nangyayari. Sabi nga niya sa 2 Thessalonians chapter 3 verses 1 and 2, ito yung ikalawang sulat niya sa mga para sa mga mananampalataya na nakatira dito sa syudad na to. Sabi niya roon, "Finally, brothers, pray for us that the word of the Lord may speed ahead and be honored as happened among you, and that we may be delivered from wicked and evil men." So tingnan nyo, no? Sabi niya, hindi lang kami nagpe-pray para sa inyo. Kayo rin, mag-pray din kayo para sa amin. At ini-expect niya
ang mangyayari pag nagpray itong mga mananampalataya for them ay si Lord i-honor niya, bibilis ang pagkalat ng ebanghelyo sa pamamagitan itong mga missionaries na to, at sila ay poproteksyonan ng Panginoon mula sa mga masasamang mga taong gustong pumatay sa kanila. So ito makikita natin dito, no? So again, ito ay karagdagang detalye at pinakita rin yung okasyon ng kanilang mga prayer of thanksgiving. Now, punta tayo dun sa ikatlong bahagi. Ito naman yung immediate reason for the thanksgiving prayer. Ano yung pinakamalapit na dahilan kung bakit inaalala nila sila sa panalangin? Ba't sila nagpapasalamat? Okay, makikita ninyo na nakalagay dito sa verse 3. Ito yung ikalawang participial phrase. Sabi doon, remembering before our God and Father your work of faith and labor of love and steadfastness of hope in our Lord Jesus Christ. So kung yung unang participial phrase na nakita natin kanina mula sa verse 2 ay nagtuturo ng character at ng occasions ng kanilang pasasalamat sa Panginoon, dito naman sa verse 3, yung ikalawang participial phrase, makikita natin yung immediate reason kung bakit sila nagpapasalamat. At anong dahilan? Sabi doon, dahil naalala namin etong mga Christian virtues na ito ay nagmamanifest sa inyong mga buhay. No, ano yung tatlong virtues na yon? Yung faith, yung love, at saka yung hope, at yung mga ebidensya nito. Alam nyo, laging madalas makikita natin na itong tatlong bagay na to, faith, love, and hope, ay madalas nating nakikita na sa mga sulat ni Paul, no? Pagka may gusto siyang pansinin tungkol sa mga mananampalataya, itong tatlong character na to ang makikita natin. Siguro gusto niyang ipakita rito na ito dapat ang, kumbaga, nagde-define kung sino ang isang tunay na mananampalataya. At ito dahilan kung ba't may kita natin, for example, sa Romans 5, 1-5, Galatians 5, verses 5 and 6, Ephesians 4, 1-6, and then Colossians 1, 3-5, pinagsasama ni Paul itong tatlong virtues na to. At lalo na makikita natin yung 1 Corinthians 13 and verse 13. Nung merong diniscuss si Paul regarding spiritual gifts, sabi niya ng verse 13, and now abide faith, hope, love, these three, but the greatest of these is love. Sabi nga ng iba na itong tatlong ito, faith, love, and hope, ito ang isang summary ng essentials of Christianity. Gusto mong pag-usapan tungkol sa Christianity? Yan, tatlong bagay niyan. Pag sinabi mong isang Christian, meron siyang faith sa Panginoong Jesus at sa Panginoon Diyos, meron siyang pag-ibig sa Panginoon at sa kanyang kapwa, at meron siyang pag-asa sa muling pagbabalik ng ating Panginoong Jesus. So yan ang tatlong bagay na nagpapakita ng pinaka-importante para sa Christian life. Sabi nga, this is the shorthand summary of the essentials of Christianity. Pero, klaruhin ko, actually, hindi talaga yun mismo ang tinutukan ni Paul dito. It's not just faith, love, and hope. Although napaka-importante nitong mga bagay nito, as I mentioned, pero ang focus ni Apostle Paul dito at nitong ibang mga missionaries na magkakasamang sumulat nito, ang kanilang focus ay yung napoproduce nitong tatlong virtues na to. Anong produkto nun? Kaya ang kanilang naalala is the work of faith, the labor of love, and the hope of endurance, no? Yun yung endurance that is grounded on their hope. Yun ang mga bagay na naalala niya patungkol sa kanila. Kasi pag sinabi mo lang na faith, hope, and love, parang abstract eh. Pero ang importante, ano yung konkreto na mga resulta pag meron kang pananampalataya, meron kang pag-ibig, meron kang pag-asa?
So makikita natin dito itong mga bagay nito. Yan ang ating tututukan ngayon. So tandaan natin, no? Ito ang naalala ni Pablo, ni Silas at ni Timothy. Yung kanilang work of faith, yung kanilang labor of love, at yung kanilang steadfastness of hope. So nung si Timothy ay pumunta roon, sabi ni Paul, Timothy, punta ka nga doon, tingnan mo kung kumusta sila. Yun ang unang napansin ni Timothy. Kahit na may persecution sila na dinadaanan, kahit na anong accusations mula sa kanilang mga kaaway, patuloy pa rin sila sa kanilang mga trabaho na may connection sa kanilang paninampalataya sa Diyos. Patuloy pa rin ang kanilang masigasig na mga works, no? Na may connection sa kanilang pag-ibig sa Diyos at pag-ibig nila sa kanilang kapwa. At nandun pa rin ang kanilang pananatili sa pananampalataya, pananatili sa tamang daan na lumalakad ayon sa kalooban ng Diyos dahil sa kanilang pag-asa na si Jesus Christ ay babalik muli upang kumpletuhin ang kanilang kaligtasan. Sabi nga ng isang commentary, truly, there are no secret service agents in God's kingdom. Genuine conversion produces visible results. If someone, sabi doon, followed us around for a week and observed our lives, would there be enough evidence to convict us of being Christians? Dapat may mapapansin sila pag nakasama nila tayo ng isang linggo. Sabihin ka, ibang klaseng tao to. Hindi ito ordinaryong tao. Makikita nila yung ating mga good works, makikita nila yung ating labor of love, makikita nila yung ating patuloy sa pananampalataya dahil sa pag-asang meron sa atin na may connection kay Kristo. So yan ang makikita dapat ng ibang mga tao sa atin. So ngayon, tutukan natin itong mga phrases na to in greater detail. Una, yung work of faith. Ito yung unang naalala nitong mga missionaries na ito. Ito yung work nila produced by faith. Alam niyo, yung faith, hindi lamang ito yung intellectual assent. Yung bang nag-agree ka lang. Ito, naniniwala ko na talagang iisa lang ang Diyos. Naniniwala ko na si Jesus Christ ang tagapagligtas. O naniniwala ko na namatay siya para sa kasalanan ng mga tao. You could ask any religious person today, no, na merong konting background sa Christianity, whether Katoliko o Protestante, subukan niyang tanungin. Alam nila, kaya nilang sabihin that Jesus Christ came to die for sinners. Masasabi nila yun. Ang Katoliko, pag tinanong nyo, lagi nilang sinasabi, tuwing misa, nasasabi ko to, alam ko to, dahil dati ako magpapari eh, seminarista ako dati. Alam na alam nila yung kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kasama yun sa mga regular prayers nila, every time na may misa. Pero hindi yung hanggang dito lang ang pinag-usapan pag sinabing faith. Ang faith dito ay buhay na trust. Merong pananampalataya. Ito yung sumasandal ka talaga sa Panginoong Diyos. Talagang ikaw ay sumasandal sa Panginoong Jesus para sa iyong kaligtasan. You trust in Christ alone, hindi sa iba pang mga santo o hindi sa kay Mary, kundi si Kristo lang. And then, it is by grace, grasya lang niya, hindi dahil, kaya ako niligtas ng Panginoon because I deserve this, at hindi dahil sa works mo o efforts mo. No, it's Christ alone, by grace alone, and by faith alone. Yan ang kasama pag sinabi mong faith. Pero ano na po-produce nun? Dapat may ma-produce yun. Sabi nga ni Apostle James, chapter 2, verses 14 to 19, what good is it, my brothers, if someone says he has faith but does not have works? Can that faith save him? If a brother or sister is poorly clothed and lacking in daily food, and one of you says to them, go in peace and be warmed and filled without giving them the things needed for the body, what good is that? So also faith by itself, if it does not have works, is dead. O pag sinabi mo lang na may pananampalataya ka, pero hindi nakikita ang epekto ng pananampalataya mo sa iyong buhay by good works, then ang pananampalataya mo ay wala nang pinagkaiba sa pananampalataya ng mga demonyo.
Sabi nga ng verses 18 and 19 ng James, no? Tuloy ko lang, chapter 2. But if someone will say, you have faith and I have works, show me your faith apart from your works and I'll show you my faith by my works. And then verse 19, you believe that God is one, you do well. Even the demons believe and shudder. Yan ang pananampalataya ng mga demonyo. They don't trust in God. Hindi. Pero alam nila intellectually na talagang totoo itong mga descriptions tungkol sa Diyos at natatakot pa nga sila. Pag nakikita nilang, nako, isang araw, may parusa na ibubuhos ang Panginoon Diyos sa amin. But there is no trust. Wala yung aspeto na yon. So, eto ang pinapakita rito. No? Tayo ay naliligtas sa pamamagitan ng pananampalataya, sa pamamagitan ng grasya lang, tulad ng sabi ng Ephesians 2, verse 8 and verse 9, for by grace you have been saved through faith. This is not your own doing, it is the gift of God, not a result of work, so that no one may boast. Pero dapat it will lead to verse 10. Sabi doon, for we are His workmanship, created in Christ Jesus for good works, which God prepared beforehand that we should walk in them. Now, kung isipin natin, ano kaya itong works na sinasabi rito? I think ang unang aspeto nitong good works na to na may connection sa pananampalataya, ang pinag-uusapan dito is the fruit of repentance. Pag ikaw ay may totoong pananampalataya, makikita yan na may pagbabagong mangyari sa iyong buhay. Tatalikuran mo ang iyong mga kasalanan. Merong before and after. Hindi mo pwedeng sabihin na, oh, may pananampalataya ako, pero kung titingnan ng buhay mo, lasenggo ka pa rin, palamura ka pa rin, lagi ka pa rin into pornography, andun pa rin na wala kang respeto sa mga leaders mo, wala kang concern sa mga taong nangangailangan, masyado kang sakim, ang iniisip mo lang sarili mo. Pag sinabi mo ikaw ay may faith, walang works. Kaya nga sabi ng 1 Thessalonians 1, 8 to 10, I think ito ang ebidensya nito, no? Na yung work na may connection sa faith. Sabi niya ni Paul doon, at yung mga kasamahan niya, your faith in God has gone forth everywhere so that we need not say anything. So, ang focus niya dito, yung pananampalataya. Pero I think, ang gusto sabihin dito ni Paul is, yung ebidensya ng inyong pananampalataya, kumalat na kung saan-saan. Tingnan niyo verse 9. For they themselves report concerning us the kind of reception we had among you and how you turned to God from idols to serve the living and true God and to wait for His Son from heaven, whom He raised from the dead, Jesus, who delivers us from the wrath to come. So makikita natin dito, yung ibang mga mananampalataya sa ibang mga syudad, nabalitaan nila patungkol sa work of faith nitong mga Thessalonians. Ano yun? Kasama doon ang kanilang pagtalikod sa kanilang mga idols at pagsunod na lamang sa iisang Panginoon. At sa kanilang paghihintay sa muling pagbabalik ni Jesus Christ. So yun ang unang work of faith na talagang kitang-kita dito. Now, another thing. Yung salitang work, marami pang kasama yun. It could also include, kung titingnan lang natin yung ibang mga detalye na to, it could refer to yung mga ministerial labors na ginawa nitong mga church leaders na to, yung kanilang pagkapastor, yung kanilang pagtuturo ng salita ng Panginoon. Tingnan niyo sabi ni Paul sa 1 Thessalonians 5, 12 and 13. We ask you, brothers, to respect those who labor among you and are over you in the Lord and admonish you and to esteem them very highly in love because of their work. Anong work nila? Yung kanilang pagkapastor dito sa Thessalonians. As I mentioned before, no, kasama sa habit nila Paul, pag sila ay nagmi-minister, they would evangelize yung mga naborn again, they would gather them, ito mga disciples na to, inform them into a church, and then they would establish elders. They would appoint elders over itong mga tupang ito. Kahit bago pa lang, lalo na kasi they would minister to Jews, mga Hudyo. Marami nang alam tungkol sa Bible. Kumbaga, yung leadership na andun na, pero hindi pa sila born again. But they know the Word of God. So nung sila'y na-born again, malamang sila yung mga nailagay kaagad as elders dito sa mga churches na na-form nung panahon na yon. And so,
ano itong sinasabi dito? Yung kanilang work, that was connected to their faith. Sabi ng 1 Corinthians 16:8-10, "But I will stay in Ephesus until Pentecost, for a wide door for effective work has opened to me, and there are many adversaries. When Timothy comes, see that you put him at ease among you, for he is doing the work of the Lord as I am." So, work na to ay may connection sa work of ministry, na may connection sa kanilang pananampalataya kay Jesus Christ. So, kasama yon, ministerial work ng mga pastor. Or, itong work na to could include ministry in general. Yung iba mga ginagawa natin, yung pag-exercise natin ng spiritual gifts natin for God's work. Sabi ng 1 Corinthians 15, verse 58, "Therefore, my beloved brothers, be steadfast, immovable, always abounding in the work of the Lord, knowing that in the Lord, your labor is not in vain." So, tingnan nyo, in the Lord, yung labor nila, lahat ng kanilang ginagawa for the building up, para lumago ang pananampalataya ng iba, para ma-encourage yung ibang mananampalataya. Sabi ni Jesus Christ, hindi nasasayang ang lahat ng yan. No? Hindi yan sayang. May kabuluhan lahat yan. Nakikita ng Panginoon Diyos yan, may reward yan later on. So, yung mga so-called ministry work na ito, in general, I think kasama yan sa work of faith. Another, kasama rin dito sa work of faith yung kanilang manual labor. Yung kanilang trabaho, maayos na trabaho para wag ma-stumble yung ibang mga tao. Minsan ganun eh, di ba? Sabi natin, may faith tayo pero tamad. May faith tayo pero dependent tayo lagi sa ibang mga tao, hindi tayo nagtatrabaho. So nasisira pangalan ng Panginoon. Yan ay kasama sa work of faith. Bakit? Kasi ng 1 Thessalonians chapter 4 verse 11 and 12, tinay sabi ni Paul, "Aspire to live quietly and to mind your own affairs and to work with your hands as we instructed you so that we may walk properly before outsiders and be dependent on no one." E lalo na kasi paniwala ng iba sa kanila, nako, mabalik na si Jesus Christ, hindi na kami kailangan magtrabaho. And so, masyado na lang silang nag-depend sa mga mayayaman na members ng kanilang congregation. Sabi ni Paul, mali, magtrabaho kayo. Nakastumble kayo, masisira pangalan ng Panginoon dahil sa ginagawa nyo. Work din yon. Yun din ang dahilan kung bakit dinagdag niya sa 2 Thessalonians 3 verses 7 up to 12. "For you yourselves know how you ought to imitate us because we were not idle when we were with you, nor did we eat anyone's bread without paying for it, but with toil and labor we worked night and day, that we might not be a burden to any of you. It was not because we do not have that right, but to give you in ourselves an example to imitate. For even when we were with you, we would give you this command, if anyone is not willing to work, let him not eat. For we hear that some among you walk in idleness, not busy at work, but busybodies. Now such persons we command and encourage in the Lord Jesus Christ to do their work quietly and earn their own living." Kita nyo, pati yung work na yan, may connection sa faith. Pagka ikaw ay tamad at na-stumble yung mga tao, sabi, yung ba Christian? Pag ikaw ay office worker, at may kitan lang parang yan, tamad ka magtrabaho doon, o laging palpak yung trabaho mo, sabihin ng mga kasama mo, yan, Christian yan. Na nasisira pangalan ng Panginoon. So I think yung work na may connection sa faith, tulad ng prayer ni Brother Rani kanina, should also include working well. We should be models in our office. We should be, yung maayos ang buhay natin, na pag nakita ng iba, talagang kagalang-galang tayo at re-respetohin tayo at kaingitan pa tayo, kumbaga, dahil sa mga good works natin. Now, another thing of course, yung works na yun could refer to all acts of goodness towards others. Now, dahil sa pananampalataya natin, tulad ng sabi ni Paul sa Galatians 6 verses 9 and 10, "And let us not grow weary in doing good, for in due season we will reap if we do not give up. So then as we have opportunity, let us do good to everyone, and especially to those who are of the household of the faith." Sabi niya dito, do good works to all, lalo na pag sila'y Kristiyano.
And then 1 Timothy 6:17 and up to 19, another example sa mga mayayaman. Sabi ni Paul, "As for the rich in this present age, charge them not to be haughty, nor to set their hopes on the uncertainty of riches, but on God, who richly provides us with everything to enjoy." Then verse 18, "They are to do good, to be rich in good works, to be generous and ready to share, and thus storing up treasure for themselves as a good foundation for the future, so that they may take hold of that which is truly life." That's part of the works of faith. And so pag may makikita tayo sa ating panahon, for example ngayon, ng mga mayayaman, na hindi lang ang kanilang iniisip ay sarili nila, but they're thinking, kumusta kaya yung mga kapitbahay namin? Kumusta kaya itong mga Christians? Baka wala silang makain. And they think of ways how to minister to them. Hindi lang yung, meron naman yung maaasahan sa gobyerno. Meron naman tulong ang DSWD dyan. Meron naman padadala yung dole dyan. Hindi, ang iniisip lang, ako, may resources ako. Paano ako makatulong? And you're doing it because of your love for Jesus Christ and your faith in Christ. That is part of the work of faith na binabanggit dito. Kaya yan ang isang bagay na dapat pinagpapasalamat ng mga pastor para sa kanilang mga tupa kung lumalabas ito. Okay, now let's turn to the next phrase. Labor of love. Ito yung isa rin na naalala ng mga missionaries patungkol sa mga mananampalataya dito sa Thessalonica. Hindi lang yung kanilang work of faith, naalala din nila yung kanilang labor of love. Alam nyo, pareho halos itong salitang work at saka yung labor. Pero may konting pagkakaiba yon sa Greek. Yung salitang work sa Greek ay ergon. Pero yung salitang labor, kopos. So magkakaiba yung term na ginamit. At ang maganda rito, yung salitang labor, ang ina-emphasize doon ay extraordinary effort and wearisome toil. Ito yung trabahong talagang ikaw ay napapagod na. So, ang pinapakita rito, sabi nga ng Bible Expositor's Commentary, so great is its concern for the object that love does not stop with ordinary effort, but goes the second mile and even beyond for the sake of another. Sabi rito, hindi yung trabahong, okay na, nagawa ko na to. Kundi ano pa, talagang dinadagdagan pa niya, may extra mile, extra kilometer pa na tulong ang binibigay niya because of love. Katulad ng work of faith, malawak din ang application nitong labor of love. Labor of love can refer to concrete expressions of love for one another. Yun talagang nakikita na good works, no? 1 Thessalonians 4:9 and 10, sabi niya, "Now concerning brotherly love, you have no need for anyone to write to you, for you yourselves have been taught by God to love one another. For that indeed is what you are doing to all the brothers throughout Macedonia." Maaring ang love dito, ang expression ng kanilang love, pag na-persecute yung kanilang kapitbahay na Kristiyano, tumutulong sila, they encourage them. Pag nawalan ng trabaho because of the persecution, they provide for money or for food. Yun, may connection ito sa kanilang pag-ibig sa bawat isa. Labor of love may also refer to the efforts nitong mga missionaries para sa mga Thessalonians o sa mga believers para ma-encourage sila at ma-comfort sila sa kanilang faith. Sabi ng 1 Thessalonians 2:17 to 20, "But since you were turned away from you, brothers, for a short time, in person, not in heart, we endeavored the more eagerly and with great desire to see you face to face, because we wanted to come to you, I, Paul, again and again. But Satan hindered us. For what is our hope or joy or crown of boasting before our Lord Jesus at His coming? Is it not you? For you are our glory and joy." Ano pinapakita rito? To lahat nitong effort, kahit na mahirap, kahit na dangerous, para lang makabalik si Paul doon sa Thessalonica, para ma-encourage sila, para ma-minister, makaminister sa kanila, ang tawag doon ay work of love or labor of love. Yun ay kasama sa labor of love. Labor of love can also include giving financial support. No, para
masustain yung ministry. Sabi ng 1 Corinthians 4 verse 12, sabi ni Paul, we labor working with our own hands. Sila Pablo na nagtrabaho para sa kanilang sarili nung nakikita nilang baka mas stumble pa yung ibang mga tao pagka nag-collecta pa sila ng support. So sila na mismo nagtrabaho. Again, nanggagaling yun sa pag-ibig. It could also include hard work in preaching for the growth of the converts. No, yung preaching, etong ginagawa ko ngayon, for example, no? Yung talagang pagod ka na, talagang hirap na hirap ka na sa pagpe-prepare, pero ginagawa mo pa rin yun para yung mga tao ay lumago. Anong tawag doon? Yun eh labor of love. Kaya sabi ni Paul sa 1 Corinthians 15, 10 to 11, but by the grace of God, I am what I am. And His grace toward me was not in vain. On the contrary, I worked harder than any of them, though it was not I, but the grace of God that is with me. Whether then it was I or they, so we preach, and so you believed. So parang yung hard work dito is yung labor dito, yung preaching na ginawa ni Paul. Kahit na hirap na siya, kahit na maraming opposition, sige pa rin dahil sa kanyang pag-ibig. And then, isa pa na makikita natin dito, na kasama dito sa labor of love, eh yung kanilang pag-share, hindi lang ng ebanghelyo, kundi ng kanilang buhay para sa ikalalago ng mga tupa. Ang ganda nito nakalagay sa 1 Thessalonians 2, 7-12. Tingnan niyo, sabi niya doon. But we were gentle among you like a nursing mother taking care of her own children. So being affectionately desirous of you, we were ready to share with you not only the gospel of God, but also our own selves because you had become very dear to us. So hindi lang yung preaching eh, kanilang buhay mismo na kanilang binigay. Dagdag pa niya dito sa verse 11 and 12, for you know how, like a father with his children, we exhorted each one of you and encouraged you and charged you to walk in a manner worthy of God who calls you into His own kingdom and glory. O makikita mo natin dito yung labor of love in their, not only in their preaching, but giving themselves and their lives para dito sa mga tupa. And then, one more thing, makikita natin na whatever labor of love, this means, ano, kasama dito sigurado yung self-sacrifice nitong mga taong ito para sa kanilang sa iba. Alam niyo, pag sinabing love, as I said, kasama dito yung exhausting labor, nakakapagod na trabaho. Hindi ito emotions lang na, oh, mahal ko talaga sila eh. Pero wala naman siyang ginagawa. Pero kasama dito yung pagbigay ng kanyang buhay, grabing trabaho, even to the point na matutumba na siya dahil sa sobrang pagod. Pero hindi niya kasi iniisip ang sarili niya eh. Iniisip niya yung iba dahil sa kanilang pag-ibig sa Diyos at sa ibang mga mananampalataya. Kinukopya nila itong self-sacrifice na galing mismo sa Diyos Ama. Sabi ng John 3:16, for God so loved the world that He gave His only Son. Sabi ng Romans chapter 5 verse 8, ito naman yung love ni Jesus. But God showed His love for us in that while we were still sinners, Christ died for us. Ito, hindi ito emotions lang eh. Kundi ito yung pagbigay ng kanilang buhay. Yes, nandun yung emotions. Mahal tayo ng Panginoon. Mahal tayo ni Jesus emotionally. But it resulted in their giving of themselves for us. Kaya nga sabi ni John sa 1 John 4:10 and 11, in this is love. Not that we have loved God, but that He loved us and sent His Son to be the propitiation for our sins. Tapos anong resulta? Verse 11, beloved, if God so loved us, we also ought to love one another. Kaya may labor of love. Kasi nakikita nila, ito ang ginawa ng Diyos sa amin, abay gagawin din namin ito para sa iba. Okay, so finally, itong huling phrase dito, steadfastness of hope. So naalala nito mga missionaries, hindi lang yung kanilang work of faith,
Hindi lang yung kanilang labor of love, pero ang kanilang naalala at laging pinagpapasalamat sa Panginoon, yung kanilang steadfastness of hope. Ang salitang steadfastness ay pwedeng i-translate na patient endurance or perseverance. Kaya sabi ng isang commentary, ang Expositor's Bible Commentary, endurance is an aggressive and courageous Christian quality, excluding self-pity, even when times are hard. Endurance enables one to cope with the trials it encounters in living for Jesus Christ. It accepts the seemingly dreary blind alleys of Christian experience with a spirit of persistent zeal. It rules out discouragement and goes forward, no matter how hopeless, humanly speaking, the situation. So kahit na may persecution, etong sila Pablo, patuloy pa rin. Kahit na gaano kahirap ang kanilang Christian life, kahit walang pera, kahit inuusig pa sila ng ibang mga tao, kahit na walang material blessings, kahit walang itong mga bagay na ito, kahit na mahina ang kanilang katawan, hindi sila nag-give up. Patuloy pa rin nilang ginagawa dahil sa kanilang pag-asa na na kay Kristo. Kaya nga sabi ni Paul sa 2 Thessalonians 1 verse 4, therefore we ourselves boast about you in the churches of God for your steadfastness and faith in all your persecutions and in the afflictions that you are enduring. O so, yung nasa kanyang isipan, yung persecution na dinadaanan ng mga tao, patuloy pa rin sila. Tulad na may kita natin sa 1 Thessalonians 1, verses 6 and 7, and 1 Thessalonians 2, verses 14 and 15. Sabi nga niya dito sa 1 Thessalonians 2, 14 and 15, for you brothers became imitators of the churches of God in Christ Jesus that are in Judea. For you suffered the same things from your own countrymen as they did from the Jews who killed both the Lord Jesus and the prophets and drove us out. Pero kahit may persecution na to, they endured, they persevered, nagpatuloy pa rin sila. So, saan? Anong inaasahan nitong mga taong ito? Ba't nila ginawa yun? Because of their hope. Kaya sabi dito, steadfastness of hope. Hindi yung hope na sana. Ah, sige lang, tuloy lang natin. Titigil din yung persecution. Ay, sige lang, tuloy lang tayo mag-service. Eh, gawin lang natin itong mga ito. Kasi anyway, who knows? Baka mamaya, wala na rin yan. Hindi rin tatagal itong sakit na to o itong coronavirus na to. Sige lang, tuloy lang natin ito. No, that is not the kind of hope. Dahil yung ganong klaseng hope, hindi yun sigurado eh. Ang hope nila dito is in our Lord Jesus Christ. Alam niyo itong phrase na to, in our Lord Jesus Christ, could refer to work of faith, labor of love, and also steadfastness in of hope. Puro yung kanilang faith, yung kanilang love, yung kanilang hope, they are all in Christ. Pero sa palagay ko, this is more focused on dito sa steadfastness of hope. Bakit? Kasi si Paul dito, for every chapter dito sa letter na to, he would always talk about the coming of Jesus Christ. Sa chapter 1 verse 10, sa chapter 2 verse 19, sa chapter 3 verse 13, sa chapter 4 verse 15, sa chapter 5 verse 23. Bawat chapter nitong 1 Thessalonians, Paul would always mention something about the second coming of Jesus Christ. Kaya yun ang dahilan kung bakit sinabi niya rito na steadfastness of hope in our Lord Jesus Christ. Ang pag-asa na sinasabi niya rito ay yung assurance na naniniwala itong mga Thessalonians na si Jesus Christ ay babalik. Darating ang panahon, matatapos itong mga troubles and persecutions na kanilang dinadaanan. Darating ang Panginoong Diyos, parurusahan niya lahat ng mga umuusig sa kanila, lahat ng nagre-rebelde sa Panginoong Diyos. Babalik si Jesus Christ at bubuhayin sila kung sila'y namatay. Dadalhin sila ng Panginoong Diyos, bibigyan ng resurrected bodies kung buhay pa sila. Makakapiling nila ang Panginoon. And then, babaguhin ni Jesus lahat ng mga bagay dito sa buong universe and they will be with Jesus Christ forever. Yan ang kanilang pag-asa. At yan ay tiyak
yan ay sigurado. Sigurado to. Yan ang pananampalataya nitong mga Thessalonians. Yan ang kanilang pinaniniwalaan. Alam niyo, gusto kong bigyan ng konting diin ito. Ito ba pinaniniwalaan natin? Yes, we may say we have hope. Yes, we may say we love Jesus, we love our brothers. But can we also say we have hope in the Lord Jesus Christ? Dahil itong tatlo ang mga ebidensya ng isang totoong mananampalataya. And so, let me just conclude. Baga, ano ngayon itong priority of prayer nitong mga pastor para sa kanilang mga tupa? Well, ang makikita natin na priority nila dito is this. Yung kanilang pasasalamat sa Panginoon Diyos ay nakafocus dito sa tatlong bagay na ito ng faith, love, at saka hope, at saka yung mga concrete works na may connection dito sa tatlong bagay na ito. Kaya ang tanong ngayon is, ito ba ang focus nating mga pastor? Ito ba ang hinahanap natin para sa ating mga tupa? Ito ba ang mga bagay na lagi nating pinagpe-pray para sa kanila? Ito ba ang mga bagay na talagang una nating pinagpapasalamat sa Panginoon Diyos? Hindi yung, uy, nabalitaan ko, yumaman na raw si ganito. Uy, may bago na raw kotse si sister, si brother ganito. Hindi yan yung priority eh. Uy, may bago na bahay si ganyan. Uy, kita ko, ganda ng damit mo. Ano yan, mamahalin yan. Hindi yon. Hindi yung, uy, balita ako, laki na raw ng church niya. 1,000 na raw uma-attend sa inyo ngayon. Hindi rin yon. Ang focus nila dito ay yung kanilang pananampalataya, yung kanilang pag-ibig, yung kanilang pag-asa, at yung mga ebidensya na may connection doon. Hindi lahat ng mga successes na natatanggap ng mga members o mga leaders ng church ay may connection sa pananampalataya kay Kristo o sa pag-ibig para sa kanya at sa kanilang kapwa at sa pag-asa na si Jesus Christ ay muling babalik. Marami tayong maginagawa na walang connection doon. Ito ang nasa utak ni Apostle Paul. Ngayon, gusto kong tapusin itong pag-aaral natin in this way. With these reflection questions, parang ito yung pag-isipan natin, no? Tayo po ba, lagi bang kasama ang pasasalamat sa ating mga prayers? Kasama ba yon? O puro na lang, Lord, pengi nito. Lord, sana pagalingin mo ako. Lord, sana magkatrabaho ko. Lord, sana gumaling ako. O, nandun ba yung pasasalamat? Pangalawa, pagka ba tayo ay nagpapasalamat, sa Diyos ba ang direksyon ng ating panalangin o baka kay Mary o baka mga santo o baka mga anghel? Dapat sa Panginoon Diyos lang, through Jesus Christ. Another question na pag-isipan natin, ito bang mga virtues na to ng faith, ng love, ng hope, yan ba ang nagka-characterize, yan ba ang nakikita sa ating Christian life? Katulad ng nabanggit ko nga kanina, kung may sumama sa atin for 1 week, mapapansin ba nila itong tatlong bagay na to sa ating mga buhay? Sabihin, ako talagang itong young adult na to, young adult lang ito ha. Pero pag nakasama ko siya, makikita ko yung kanyang faith, yung kanyang love, yung kanyang hope. Another thing na pag-isipan natin, no? Ano ang madalas nating pinagpapasalamat sa Panginoon Diyos? Ito ba ay yung mga material na bagay lamang, tulad ng healing, tulad ng economic stability? O binibigyan ba nating emphasis itong mga bagay nito na nabigyan natin ng diin ngayon? At yung bang, ito bang faith natin, itong hope natin, itong love natin, meron bang nakikitang ebidensya? May ebidensya ba siya? Kung sasabi natin, oh, may good works ako, masasabi ba natin konektado ito dito sa love, dito sa faith, dito sa hope? Sana talagang tingnan natin, no, na hindi lamang parang good works lang na walang pinagkaiba sa good works na nagagawa ng mga unbelievers. Ang good works, ang labor, ang steadfastness ng mga totoong mananampalataya na nagpapakitang sila'y iba kaysa mga unbelievers, eh dahil ito ay naka-anchor, ito ay nakaugat
sa kanilang pananampalataya, kanilang pag-ibig at pag-asang na kay Kristo. So just one more thing. Alin dito sa tatlong ito ang nakikita nating nagkukulang tayo? Pag-pray natin yun. Sabi natin, kung sakali mang ito ay ang good works natin, di masyado nakikita, yet we claim born again tayo, pag-pray natin, Lord, maawa po kayo. Siguro may narinig na tayo from our office mates na stumble sa atin. O isang attendee ng church na hindi na umaattend dahil sa atin. Maybe we need to evaluate ourselves and say, Lord, maawa po kayo sa akin. Tulungan niyo po na sana ay talagang makita yung good work sa akin. Or maybe some people feel we're not that loving. We say we love God, pero hindi nararamdaman ng iba. Then let's pray. Lord, please make me really love others to the point na mararamdaman nila. Dahil talagang na-experience kong pag-ibig mo and I want to share it with others too. And then, madali ba tayong nag-give up? Madali ba tayong ma-discourage? Na wala na ba itong hope in Christ? Then let's pray, Lord, please. Sana makita ng iba itong perseverance ko, itong steadfastness ko, because I really believe that Jesus Christ knows what I'm going through. I am going to be resurrected. All of this trouble and pain, isang araw matatapos din lahat ito, because Jesus Christ will surely return. And He will make all things new. And He will change me. And I will be with Him forever. Is there any dito sa tatlong ito na nakita nating nagkukulang? Then let's pray for these things. Dahil ito ang priority ng Panginoon Diyos para sa atin. Hindi yung tayo ay gumaling mula sa sakit. Hindi yung tayo ay magkatrabaho. Hindi itong mga bagay ito, kundi tayo ba ay may connection kay Jesus? Tayo ba ay may pananampalataya? Tayo ba ay may pag-ibig? Tayo ba ay may pag-asa sa Kanya? Na nakikita ang mga ebidensya nun sa ating mga buhay. Pag-pray natin na sana maging totoo ito sa buhay ng bawat isa sa atin, both for pastors and for their sheep. Let's come before the Lord in prayer. Panginoon, kami po ay nagpapasalamat sa inyo pong salita na naman ngayon. Thank you na kahit po sa isang maikling passage, ang dami po naming matututunan. Salamat po na kayo nagpapakita nitong wondrous things out of your word dahil sa tulong ng inyong banal na Espiritu. Salamat, Panginoon Diyos na aming Ama, na pinadala niyo si Jesus upang mamatay para sa aming mga kasalanan at muli rin po siyang nabuhay. At salamat din po na pinadala niyo ang inyong banal na Espiritu upang manahan sa aming mga puso para po talagang lahat ng blessings nang pagkamatay ni Kristo ay matanggap namin. Aming Diyos, maraming salamat po. Lord, ang prayer po namin para po sa aming mga mananampalataya, sana nga po, Lord, ay makita itong work of faith, itong labor of love, itong steadfastness of hope. Marami po sa amin na nagkeklaim na kami Kristiyano pero hindi nakikita itong mga bagay nito. Maaring totoo pero nagkukulang talaga kami. And so Lord, we pray, may your Holy Spirit work in our hearts upang makita po ng maliwanag ng ibang mga tao na talagang meron itong mga grace na ito na nagmamanifest sa buhay namin. At si Jesus Christ ay maluwalhati sa buhay namin, Panginoon. Lord, pinagpe-pray po namin ang mga unbelievers. Kung meron pong nakikinig ng mensaheng ito, nanonood ngayon dito sa live stream na to, we're praying for them. Buksan niyo po ang kanilang mga mata. Makita nila, Panginoon, na kung wala si Kristo sa kanilang mga buhay, lahat ng kasaganaan na experience sila, kahit na good works pa, yung mga yan ay walang kwenta kung hindi ito konektado kay Jesus Christ. Dahil pwedeng ang good work sila ay nagbibigay lang ng kayabangan sa kanila. Lumalaki lang ang kanilang mga ulo. Hinihintay lang nilang purihin sila ng ibang mga tao. Pero Lord, walang kakonikoneksyon sa
mga bagay na ginawa ni Jesus Christ para sa amin. And so, Lord, we pray for these unbelievers. Kumilos po kayo at iligtas niyo po sila, aming Panginoon. Maintindihan nila at makilala si Kristo, maunawaan ang Ebanghelyo, at sila po, Panginoon, sa lalong madaling panahon ay maligtas. Salamat po, O God. Ito pong lahat ay dalangin namin sa pangalan po ni Jesus. Amen and amen.